mga kabro, so welcome na naman sa ating channel. So sa ngayon, kararating lang natin mga kabro, galing ng kumpay. So ganun pa rin, dalawang sako pa rin yung ano natin, yung ating kumpay mga kabro. So ito po. So ito po mga kabro. Ayan, dalawang sako mga kabro. Yung kumpay natin. So isang kambing natin ah. Kumakain na. Ayan po. Atin na naman ni kabro ang kumpay na isang sako, medyo mabigat ni kabro. Mga kabro, so pakawalan na natin yung ating mga alaga mga kabro. So ito na po sila. Ay. Sti. Ulog. So, nabita na po sila. Ayan po. So, sa mga hindi pala alam, ito yung rerouting ni kabro tuwing araw. Ito yung rerouting sa mga alagang ano, alagang manok, alagang kambing. Ayan po. Buhay probinsya, mahirap na ma. So, relax tayo ng konti mga kabro. Gagawa naman tayo ng obligasyon natin sa ating channel. Mga kabro, so mag-ano tayo ngayon? Maglinis tayo ng ating mga kaldero at saka kawali mga kabro. Linis na linis.
mga kabro. So ngayong araw yung vlog natin ay pagluluto sa Buhay Probinsya. So ito po yung ating ulam mayon, native na manok. Ayan po, 1 kilo lang po to siya, 1 kilo. So ito po nag-iedad ng 3 months po. So ito yung ulam natin ngayon, native na manok. So pag-isipan pa natin kung ano bang gulay ang ipapares natin dito mga kabro. So pagpatuloy natin po. So mga kabro, ilagay na natin yung mga ingredients. Bumbay. Ayan po. Luya. Kamatis. Siling manghang or green chili. Ayan po. Paminta. Ayan. So, di mawala yung pinaka-importante, asin. At ito po yung bitsin. Ayan. Ayan po. So, mga kabro, hindi na natin gigisahin kasi mataba yung manok. Kung gigisahin natin yan, lalong mamantika, mga kabro. So, ayan na po. So, isa lang na natin sa apoy. Mga kabro, so ito nasalang na po yung ano natin, yung chicken natin. So ito yung tanglad. At saka ito rin yung pang medyo pang paasim to mga kabro. Maasim na mabango. So yung alabihod sa mga Ilonggo dyan. Ito po yung alabihod. So sa hindi nakakaalam dyan, iwan ko lang kung ano bang tawag dito sa Tagalog mga kabro. So sa Bisaya, ang tawag nito alabihid. Sa Ilonggo, alabihod. Or libas. So ayan na po. Apuyan na natin po. Ayan. Antayin natin na lumabas yung sarili niyang katas. Ayan po. Lagyan ng takip. So ito na po mga kabro. Kumukulo na siya yung sarili niyang mantika po. Sariling katas. So ayan. So antayin natin maubos yung sarili niyang katas. Tsaka natin lagyan ng tubig. So ito na po. Kumukulo na siya yung sarili niyang katas. So antayin natin na maubos yung sarili niyang katas bago natin lagyan ng tubig pampalambot. Ayan po. Amoy na yung tanglad at saka alubihid or alabihod. Mga kabro, so yung gulay pala natin ngayon ay puso ng saging. So mga kabro, ito po yung puso ng saging, preskong presko. Nakapitas lang mga kabro. So ito yung gawin nating gulay sa ating nilolotong native chicken. Babalatan natin mga kabro. So ito na po, nabalatan na natin yung puso. So i-slice na natin ito mga kabro. Slice natin ito sa tubig para hindi siya maiitim. Kasi pag in-slice mo ito sa ano, sa walang tubig, iitim po ito siya. Iitim yung kulay. Bali yung dagta niya, iitim. Ito na. Oh, kainin nyo, oh, manok. So antayin na lang natin na ano.
lagyan ng tubig. So ito na po mga kabro, wala nang ano, wala nang katas. Ayan, wala nang sariling katas niya. So lagyan na natin ng tubig pampalambot. Ayan po. So dalawahin natin mga kabro. Para ay ano. Ayan po. Antayin natin kumulo mga kabro. Mga kabro, so okay na. So tikman natin. Okay na yung lasa mga kabro. So ilagay na natin yung puso ng saging. Ito po, kulay puti ang ano nito, sabaw sa puso po. Ayan. Lagi natakip, antayin na. So ito na po. Luto na yung ano natin, yung native natin. Excuse me. Natsi ako sa sili mga kabro. Yung mga hangyong nalagay natin, naparami. So, di bali. Sarap naman. So, ayan po. Luto na yung ano natin, yung native chicken with puso ng saging.